Ayan guys, galing na kami sa vet. Naka-IV si Hanya. May blood parasite daw. So guys, ang ipapakita ko sana sa inyo yung water mister na, yung garden mister pala. Yung garden mister na sinet up ni Vlad dun sa kennel sa likod kasi nga mainit na. Kaso may emergency kami ngayon. Ngayon lang, as in mga 5 minutes ago, kakasabi lang ni Vlad. It is March 19, 2024. 3:20 PM. So, nagpakain kasi siya ng dogs. Medyo later siya nagpakain because iba nga yung schedule namin. But, si Hanya, nung diba, siya yung problem namin because hina-handfeed, ganyan, kumakain naman, but only when she's handfeed, ganun. And then, until ngayon, nung pag-wiwi niya, ito na yung ganito yung itsura ng wiwi niya. So that's too much blood. So ang gagawin namin is we're gonna bring her to the vet. Tumawag na kami kay Doc. And sinabi namin na kung pwede kami hintayin sandali kasi 4 PM din siya magsasara eh. 3:20 na nga, no? So we have 40 minutes. Kung pwede lang kami hintayin sandali para lang ma-check up si Hanya and see what's wrong. Hopefully, hindi yung masyadong seryoso. But let's see. Samahan nyo kami guys, dali natin kay Doc and then update ko ulit kayo after namin madala kay Doc. So, papunta kami sa vet na ito na si Hanya sa likod. We're bringing her to the vet because nag-wiwi siya ngayon lang. It was just too much blood. Hindi siya heat. So far, I think ito pa lang yung nakita namin na ganito kadaming dugo na wiwi sa dogs namin. Siguro even if heat, hindi nagdudugo ng ganito. So, sabi ni Vlad, di kumain to kagabi. Although, almost everyday na siya hinahand feed. Everything else seems normal except for that. Yung kailangan niya lang na mahand feed para kumain siya. So, tingnan natin guys. Pumunta na kami kay Dog. Ayan siya. Di man nagreklamo yun kung nasasaktan or totoo naman, wala kang maririnig talaga, hindi mo makikitang may nararamdaman, yun lang, hindi nga kakain pag hindi sinubuan. So akala namin nagpapakyut lang na subuan mo ako, parang naturuan lang namin ng ano, no? Pero yun nga, mukhang may problema kaming ano. Sana hindi naman, sana ay madaling gamot eh, sana ay magagamot. Pagka may mga, nasa labas siya eh, kasama niya si Taba tsaka si Kat-Kat. Pero pag may mga tao, minsan siya pa yung nauuna, siya pa yung nagbabantay, ganyan. So parang everything seems normal. Walang, maliban talaga lang dun sa food. Yun, na feeling namin ma-arty lang. So, ayun, ika, tingnan natin. Panahan niya, Bear. Han-han. Ayan o. Ano? Pag pa naman yan, halimbawa pinangkupang ko mo, isang gusto. No? Kaya kala mo, ano lang eh. Nagpapababy lang. Baby wipes. Mayroon siyang muta. Matanggal bago doon magpunta kayo. Bago pumasok sa clinic. Ayan, mukha niya, no? Pinapanood niya pa yung labas.
Hanhan. Guys, ito na tayo. Shipper key. Pasara na sila. So, sige. Later ulit. Ayan guys. Galing na kami sa vet. Naka-IV si Hanya. May blood parasite daw. Ayan na guys. Ito siya. Tapos, ito yung dextrose niya. Buti niya lang tumutulo pa. Kita niyo ba? Wait lang. Kita niyo ba? Tumutulo pa. So, hindi siya pwede dito. Kasi masyadong malaki yung cage. Ikot siya ng ikot. Eh, nahihila niya yung dextrose. So, guys, yung blood parasite, nakukuha siya sa kagat ng garapata na carrier nung parasite. Yung mga ginawa sa kanya, una, because wala naman kami mabigay na ibang explanation maliban doon sa previous na check-up namin, na nag-antibiotic siya dahil parang medyo makapal yung matris niya at that time. And then, nito, yung hindi siya kumakain, pero pagka nag hand feed, kumakain naman, except for last night na hindi nga. And then finally, yung wiwi niya na may dugo na pinakita ko kanina. So, because of that, there were a series of tests na ginawa for her. Una, nag-ultrasound. So, okay naman daw yung matris. Ang kasunod is nag-blood test. So, sa blood test, nakita na anemic. Tapos, may mga nakita na yung red blood cells niya. Nasa anong tawag doon? Boundary? Basta malapit na siyang bumagsak, ganun. And then, ang kasunod na ni-request sa amin is kung okay lang sa amin na blood test kit siya. Yun yung three-way test na you're checking for babesia, for anaplasmosis, and ehrlichia. Unfortunately for Hanya, she tested positive for all three. So, meron siyang mga gamot na binigay sa kanya. She's on doxycycline. She's on clindamycin. Meron siyang mga binigay na supplement sa kanya, which is yung iron, yung Lib-52, yung Nephrotec, tsaka yung platelet. All in all, kasi yung ibang mga gamot, meron kaming gamot. So, for example, yung doxycycline, meron ako niyan dito. Yung Nephrotec, meron ako dito. So, yung binili namin is yung clindamycin at tsaka yung Lib-52. Yung ano, yung iron na supplement, meron din kasi ako dito sa bahay. So, all in all, with all the tests that were taken, with all the tests that were done, at yung mga gamot na kailangan namin bilhin, mind you, hindi pa namin binili lahat ha. Kasi nga meron ako dito. The ones that we needed to buy. Inabot kami ng around 4,500 pesos for everything. Yun. So, minsan guys, yun nga, may mga naliligaw na garapata, ganyan. And minsan, meron din kami mga kakilala na nilakad lang nila sa labas yung dog nila. So, pwede kasi yun eh, nakagat, tas wala na, bumitiw na yung garapata after. So, wala ka rin mga makitang garapata sa bahay nyo. Sa mga dogs namin, so far, wala naman akong nakikita. Hopefully, talagang wala, no? Pero, we'll check them also, one by one. Kasi para rin sure. But so far, kasi we always, parang lagi namin sinisilip eh, wala talaga. So, mahirap talaga. Hindi mo naman pwedeng kulungin lagi sa bahay yung aso mo. And they're really exposed to a lot of things. Pag binigyan mo naman sila nung gamot para hindi sila kagating ng tick and flea, may side effect din naman yun eventually in the long run. So, yun. There are things na yun talaga.
kinakaharap mo because these are like us, they are living things, they are exposed to a lot of things. Pwede rin silang magkasakit tulad ng mga tao. Yan. So hopefully, ito na yung dahilan talaga kung bakit hindi siya kumakain, ganyan, ma-address na namin na ayun talaga yung problem, no? At sana, hindi niya tanggalin yung dextrose niya. Kasi, meron pang ipupush dito na gamot para dun sa kidneys niya. Kasi daw yung blood parasite, yung pinaka nakaka-worry dun is yung internal organs talaga yung maapektuhan. So, yun. Anya, galingan mo, ha? Oh.